ang maintaining stage ang pinakamahirap na maaari mong maranasan sa LDR, guys. Kaya dito ka mangangailangan ng pambihirang teknik at kaalaman kung paano mo mapapanatili na aktibo at mainit ang LDR nyo. Dahil kung mag-fail ka, aside pa na marami kayong nag-aabang sa kanya, guys, kasi nga marami kayong kachat niya, so marami kayong nagwi-wish na sana ay ikaw yung piliin niya. At normal po yun. Actually, huwag kang mag-alala kasi mararamdaman mo naman yun kung ikaw yung first option. Lalo na kung ang matagpuan mong ka-LDR ay foreigner kasi masyado silang obvious, guys, kung mag-react sa kapartner nila kung may interest pa ba sila o wala na. O kung ikaw ba yung first option niya or second or third option niya kasi hayagan nila yung ipinaparamdam sa kapartner nila na ito, ganito kakahalaga. Ito, medyo less yung halaga mo, kaya hindi kanya masyadong nire-replyan. Ito naman, ay wala siyang masyadong interest sa'yo, kaya tinuturing kanyang sardinas na kumbaga, kung wala nang ibang choice, ay binubuksan ka. Kaya mafe-feel mo naman yan, kasi syempre, ikaw yung nakakausap niya. Kaya higit sa lahat, ikaw yung makakaramdam kung gaano siya kaseryoso sa'yo at kung gaano kalalim yung pakikipag-commit niya sa inyo. At dito nga, guys, pagdating sa maintaining stage kung saan ito yung pinakamahirap na stage nga kasi nga wala na yung excitement kasi kilala nyo na yung isa't isa at dyan nyo na naipapalabas yung totoo nyong pagkatao kasi nagiging part na siya ng buhay nyo sa araw-araw. Kaya ang hirap kaya magpanggap, guys, na ganito ka, para kang anghel, na ang bait-bait mo, na kuno napaka-inosente mo. Ang hirap magpanggap ng ganyan, guys, kung araw-araw mo nang kausap yung tao. Kaya sa LDR, guys, itong maintaining stage ang pinakamahirap na stage sa LDR. At ito nga, madalas na nangyayari sa LDR, guys, pag nasa maintaining stage na, ay nawawala ng interest yung kapartner mo. Madalas po yung nangyayari talaga. Kung saan, kung ganyan na po yung nararamdaman niya sa inyo, ay hindi po malayong sa paghihiwalay mapupunta yung relationship niyo. Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah. For those who are new here, ang inyong Ate Jing ay muli namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. So for today's video, ang ibibigay ko sa inyo ay 6 signs na ayaw na niya sa'yo, na ayaw na ng ka-LDR mo sa'yo. At huwag mong pilitin, guys, kung nakikita mo ito. Kasi pag nakita mo itong mga signs na to sa LDR nyo, ay kailangan mong gumawa ng desisyon. It's either na kailangan mong isave yung relationship nyo or just let him go. Tara, pag-usapan natin yan. But before we will start on it, don't forget to hit the subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you'll be notified of my upcoming videos. So here we are to our tip number 1, guys. Online siya, chinachat mo, pero di nagre-reply. Huwag niyong i-include, guys, yung pagiging online niya, pero hindi naman kayo nag-reach out sa kanya. Just online lang siya, nakita niyo. Hindi kayo nag-chat sa kanya na, hey, I am here, I am online also. Tapos basta niyo na lang i-judge siya na hindi kanya chinachat. But of course, paano niyo malalaman? Kung like for example, kaka-online mo pala ngayon, but a while ago, he checked your account, but it was still closed. It was still offline. So, since ikaw yung dumating ngayon, late kang dumating, tapos pag-check mo online siya, mag-reach out ka sa kanya. Pero kung hindi ka nire-replyan, at nakita mong active naman yung account niya, online nga siya, ay isa po yan, guys, sa mga sign na nawalan na siya ng interest sa inyo. Na ayaw ka na niyang kausap. Na ayaw na niya sa inyo. Kasi hindi ka naka-interest na kausap. Masakit man po yung tanggapin, pero madalas po talagang nangyayari yan sa LDR, guys. Lalo na nga kung yung LDR nyo ay nasa maintaining stage na. Kung saan kilala nyo na yung isa't isa at wala ng excitement. Mararamdaman mo naman yan eh, na nasa maintaining stage na kayo kasi kilala nyo na yung isa't isa. At pag nangyari po yan, guys, maging extra colorful po kayo sa buhay nyo para ma-hook nyo yung interest niya.
para ma-hook nyo yung interest niya, gawin yung colorful, exciting yung buhay nyo para mainganyo nyo siyang come to my life, join to my life because I have a colorful life. Ganoon po ang pag-hook ng lalaki sa buhay nyo. Kumbaga, inganyuhin nyo siya. Kaya, how you could do that kung nakafocus ka sa kanya? Kaya nga, lagi ko sinasabi guys, focus on yourself. Build up your worth so that he could see your value. Kasi pag masaya ang buhay mo, mataas ang value mo bilang babae, ay dyan mo siya maiinganyo, dyan mo mahuhook yung interest niya, at mabibigyan mo siya ng idea that I would love to join the life of this girl, of this woman, because she has a colorful life. And I see a colorful and excitement life with her as well. Now let's go to our sign number 2. Inaabot ng araw o linggo yung reply niya sa'yo. It's either guys na nasin niya man ito o wala, as long as nag-send ka ng mensahe pero wala kang reply na natanggap mula sa kanya, at kung may natatanggap ka man ay inaabot ng araw o linggo, kahit gaano pa ka-busy sa trabaho guys, ang taong nagmamahal sa LDR ay parang sinisilaban yan. Hindi yan mapakali pag may nakitang mensahe mula sa'yo. Magre-reply at magre-reply yan sa kahit napakakunting panahon na free time siya. Kasi nga, mahal ka niya. At lagi siyang nai-excite na may natatanggap siya sa'yo at makipag-connecta sa'yo kasi nga mahalaga ka sa kanya. Pero kung yung mga messages mo na ipinapadala mo ay sinasagot niya ng mga ilang araw o umaabot ng linggo guys, pinakamalala ay linggo nga. Pag ganoon po yung ka-LDR nyo. But of course, napakalinaw po, ayaw na niya sa inyo. Lalo na kung yung iniwan mong mensahe sa kanya guys is yung pagtatanong na, what's the problem? Do you want to resolve this problem of our relationship or not? Tapos, ang i-reply niya sa inyo pagkatapos ng 3-4 na araw ay hindi related doon sa iniwan yung mensahe. Napakalinaw po. Ayaw niyang resolbahin ang problema niyo, yung pagkakaroon ng gap sa communication niyo, kasi ayaw na niya sa inyo. So, let him go. Let him go. Huwag niyong sayangin yung panahon niyo sa paghahabol sa taong ayaw sa inyo. Kasi the more na naghahabol kayo sa taong ayaw sa inyo, ay the more na napapalayo kayo sa taong totoong para talaga sa inyo. Now, let's go to our sign number 3. Sin mood kanya lagi. Yung tipong online naman siya, binabasa niya yung messages mo pero walang reply. Pero continuous naman yung pagiging active ng account niya. Online naman siya pero bakit walang reply? Napakasimple guys. Nagagawa niya ang buksan, nagagawa niyang basahin. Kung busy siya, ay napakadaling mag-type, I'm busy. Pero hindi. Sa halip na bigyan kanya ng assurance kung ano yung ginagawa niya sa kabilang panig ng mundo kasi hindi mo siya nakikita kasi nga LDR kayo, at least ma-at-ease ka kasi alam mo na busy siya. Hindi lang yung tipong nagwa-wonder ka kung ano yung ginagawa niya kasi ino-open naman niya, binabasa naman niya yung mga mensahe mo. Pag ganyan yung ka-LDR nyo na kahit I'm busy, ilang syllable lang yun guys, ilang letra lang yun guys, o kaya busy, wag nang lagyan ng I'm, just busy. B-C. Dalawang letra, dalawang alpabeto, hindi niya pa maipasa sa inyo. Choice niya na yung isisin ka lang niya. Binabasa niya lang yung messages mo. Pag ganyan, ay totally binabaliwala ka niya. At pag totally binabaliwala ka niya, wala ka ng halaga sa kanya. So it means ayaw na niya sa inyo kasi wala ka ng halaga sa kanya. Ganun lang po kasimple yun. Yes, masakit po yung katotohanan guys na wala na siyang interest sa inyo at ayaw na niya sa inyo. Kaya nakikita mo itong sign na to sa kanya. So you decide, would you like to save your relationship with him? Yun ay kung willing siyang resolbahin yung problema niyo. Kung ano yung mga threats na ayaw niya sa inyo, kung willing siyang resolbahin nito. Pero yun nga ang sabi ko guys, may lalaki na ayaw magsabi ng mga problema niya sa inyo.
So, pag ganyan yung natagpuan nyo, just let him go. Kasi maaari rin, guys, na hindi ikaw yung problema kung hindi siya. Now, let's go to our sign number 4. Walang ganang makipag-usap sa'yo. Paano mo masasabi yun? Ganito, guys, napakahaba ng mensahe mo. Ang reply niya, okay. Ang reply niya, emoji. Kasi ang taong seryoso sa relationship niyo, napakahaba ng mensahe mo. Alam niya na kailangan niyang mag-reply ayon sa topic na binuksan mo. Pero hindi niya magawa kasi busy siya. Alam niya, guys, na kung mag-send siya, mag-send back siya ng emoji o kaya okay, ay madi-disappoint ka. Kaya ang sasabihin niya ay excuse that my love, I am busy, I can't text right now. I can't be with you right now kasi I am busy with my work. Yan po yung sasabihin niya kasi ayaw niyang ma-disappoint ka. Kasi nag-open ka ng topic at hindi niya matumbasan yun. Pero kung ayaw na sa'yo ng KLDR mo kasi wala na siyang interest sa kahit ano pa mang topic na bubuksan mo para lang makakonekta mo siya, since wala na nga siyang interest sa inyo, ay ganoon nga. Bibigyan ka lang niya ng reply na emoji o kaya okay. O kaya thumbs up. Sign po yan, guys, na medyo maghinay-hinay na kayong bawiin yung nararamdaman nyo sa kanya. Walain nyo na yung mga expectation kasi soon enough, kung hindi siya magdideklara ng breakup sa inyo, ay basta ka na lang yan, i-ghost. Now, let's go to our sign number 5. Hindi nagtatanong kung kumusta ka. Kumusta buhay mo? Kumusta ang trabaho mo? Kumusta ang araw mo? Walang mga ganyan, guys. Lagi niyong tatandaan na ang seryosong ka-LDR, guys, kung healthy yung LDR niyo, kung healthy yung relationship niyo, yung how are you sa usapan niyo, sa convo niyo, ay hindi pwedeng mawala. Dahil curious siya sa bawat araw na nangyayari sa buhay mo. Kung seryoso siya sa'yo. Pero kung ayaw na niya sa'yo kasi wala na siyang interest sa inyo, ay it doesn't matter sa kanya, guys, kung ano yung nangyayari sa'yo, sa buhay mo, sa araw mo, nasaktan ka man o hindi, gutom ka ba o hindi, wala siyang mga ganyang concern. Kasi, kiber, wala siyang pakialam sa inyo, kaya bakit kanya tatanungin? So kung ganyan, yung ka-LDR nyo na walang pakialam sa inyo, but of course, huwag kang magpakamanhid. Ayaw na niya sa'yo. Kung minsan rin kasi may mga lalaki, guys, na hindi nga nagsasabi ng direkta na let's break up because I don't have interest on you anymore. Basta na lang sila yan, guys, na parang nanlalamig, dumidistansya sa inyo at naghihintay na kayo mismo ang bumitaw. Lalo na foreigner. Hindi yan sila tahasang nagsasabi na hindi na kita gusto, wala na akong interest sa inyo, kaya let's stop talking already. Hindi po sila ganyan. Usually, pinaparamdam nila niyan sa inyo na wala na siyang interest sa inyo, kaya hindi siya nagtatanong. Kaya marunong dapat kayong umintindi ng sitwasyon. Pag ganyan na yung nangyayari sa LDR niyo, ay hinay-hinay ka na rin dumistansya, bawiin mo na yung na-invest mo, emotion sa kanya. Nang sa ganoon na hindi ka masyadong masaktan, actually, nasasaktan lang naman tayong mga babae kasi sa napakaliit na gesture na ginagawa ng lalaki, guys, na sweet gesture na ginagawa ng lalaki, guys, ay nag-e-expect ka agad na tutuluyan ka na niya, na magtatagumpay yung relationship mo sa kanya. Hindi po dapat ganoon. Ugaliin yung wag mag-expect hanggat hindi nyo siya nakikita sa harapan nyo, nahawakan nyo, nahalikan nyo, at lalong-lalo pa, pinakasalan ka niya. Hanggat hindi yan nangyayari, ay huwag kayong mag-expect. Dahil kung walang expectation, wala ring disappointment, at higit sa lahat, hindi ka masasaktan. Now let's go to our sign number 6. Tahasan kanyang tinatanggihan. Tahasan kanyang binibreak up. Tahasan kanyang binibitawan. Yes, sabi ko nga, guys, kadalasang lalaki ay hindi tahasang nakikipag-break sa babae, sa ka-LDR o sa girlfriend nila. Lalo na nga foreigner. Pero kadalasan yun, guys. Kung minsan,
may lalaki talaga na prank ka. Na yung tipong ayaw kitang paasahin, nawalan na ako ng interest sa'yo, I just found that this relationship has no direction at all. I think we will not work together. Yung mga tipong ganyan, guys, kung minsan may lalaki talagang prank ka, lalo na sa foreigner, hindi mo maiwasan yan kung minsan makakatagpo ka ng personalidad na ganyan. So, kung tahasan ka ng binibitawan ng KLDR mo kasi nakikita niya na wala kayong future together, that this LDR thing will not work out sa inyong dalawa, in this time, guys, pag siya na mismo ang bumitaw, bumitaw ka na rin. Nandun na eh, ininsulto ka na. Masakit na yun sa pagkababae mo na ikaw mismo yung binitawan ng lalaki. Kasi usually sa relationship, guys, dapat si babae ang umaayaw, ang nakikipag-break. But in this time, pag si lalaki na ang nakipag-break, bitawan mo na. Maawa ka sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Kung hindi kanya mahal, kung hindi kanya pinapahalagahan, gawin mo yun sa sarili mo. So that's all, guys. I hope may natutunan na naman kayo in this video. Hindi ko hangad, of course, na magkahiwalay kayo ng ka-LDR mo. Ang sa akin lang, guys, ay kung minsan, para hindi masayang yung panahon nyo, kailangan nyong maintindihan yung mga nangyayari sa loob ng relationship nyo. Kung minsan ay nagre-reply naman siya, pero dahil nga mahal nyo siya, yung mga kakulangan niya ay gina-justify nyo para lang manatili sa relationship nyo, which is napaka-wrong po, napaka-mali. Always remember, guys, that guys is a hunter. So, kung ikaw yung maghahabol sa kanya, hindi na siya yung hunter, ikaw na. At pag ikaw yung nagiging hunter, ay sakit yung naghihintay sa'yo. So that's all for today's video, guys. For more LDR tips, LDR guidance, advices, and ideas, huwag niyo kalimutan na i-check yung playlist natin. Nandun po lahat ng guidance of LDR na pwede niyo makuha na ng lesson. And especially nga, guys, guidance on how to make or how to deal everything about LDR. So that's all for today. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!